Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. This is Madge and for today's video, pag-uusapan natin si Honeygain and Jamtas. It's a free mining platform, guys. So, ang update natin, check natin regarding kay Daily Bonus. And of course, kung pwede na ba tayo makapag-offer walls kasi last update natin is kakampi silang ni offer walls. And of course, I also have a good news dahil marami nag-request regarding sa withdrawal ni Honeygain going to MetaMask, going to Binance, guys. Dahil last time na tinagawa ito, so gagawin natin yung Binance to GCash as well. And also, guys, please also do support my personal vlog, Gino Majus, guys. Nagpo-post ako dyan ng mga personal na gusto kong gawin like unboxing, cooking, and many, many more, guys. And of course, guys, don't forget to join my road to 10,000 subscribers here in my YouTube channel and of course sa aking Facebook page. Kaya huwag natin patagalin pa. Tayo ay mag-withdraw later on in 5, 4, 3, 2, 1. Let's go, guys! So, before tayo mag-withdraw, check muna natin, kunin muna natin yung daily jar o daily bonus natin. So, check natin. So, 10 credits. So, pinaka-maximum niyan is 100. And then, later, pata tayo sa jump task. Paminsan, as you can see, I don't know, meron sometimes na wala akong daily jar, guys. Especially, yun nga yung naging yung problema ko. Sana, maayos nila yan. I think meron siguro may bug. Paminsan nawawalan ako ng daily jar. And of course, di ko pa nakuha hanggat meron pang 50% si Jamtas. Go-go lang tayo, guys. So ngayon, nandito na tayo kay Jamtas. So check naman natin ang ating offer wall. So last withdrawal natin is March. So ngayon, mag-withdraw tayo again. So nakaipon na tayo. So before yung free cash, ang laki na ito, guys. So yung offer Toro is a survey 4.115. So ang laki nga yan. So if you want to try it, try nga na yan, guys, kung pwede kayo makapag survey. Kasi ako hindi, baka sa other countries pwede siya. So sayang din yan, 4.1. So malaki-laki rin yan. I think mga more than $5 siya kapag kinonvert nyo. So okay na okay yan, guys. And yun naman yung nakalagay dyan. Nandiyan naman yung mga needed na requirements, kung ilang points na kailangan yung ma-earn, something like that. So tayo, try natin agad si free cash. Kasi si free cash, I think it's marami akong nakita na ito. So it's a app and website siya, guys. So na-try natin to si free cash. Last time kasi hindi natin na-try, di ba? Ayaw. So ngayon pwede. So kailangan natin makaipon ng points dito, guys. But of course, I'll do another video regarding about free cash, kung paano ba siya gawin. And then ito nga yun, yung mga coins. Coins, so kailangan natin yan makuha para ma-meet natin yung points na needed for the requirement para makakuha tayo ng JMPT or Jump Task Token. And then, hindi ko pa siya masyado gamay, but I will try to check kung paano maka-earn dito. And then, gagawin nga rin mga task dito, and then to receive coins. So, yung coins we have 50 pa lang, diba? So, malayo pa lalakbayin natin or kailangan natin para lang ma-meet yung kailangan natin. 500, I think tama ba? 500 coins lang needed for this one, for this task. Although, maliit nga lang yung makuha ating JMPT, but it's okay, guys. So, okay na okay pa rin naman si Honeygain. So, this will be our second withdrawal. Hindi natin nakuha yun sa mismong Honeygain hanggat may JMPT na plus 50%. Mas mabilis tayo makakapag withdraw dito, guys. Although, yun nga, medyo late nga lang tayo dahil nga paminsan kasi kapag mabagal ang internet connection mo, mabagal din. Especially even the device. Kung bago yung device mo, much better. Tsaka mas mabilis siya kapag sa laptop or sa desktop mo siya gagawin. And then, ang dami na nga offer walls. Before nag-start to, konti pa lang. So, marami na tayong pwedeng gawin dito. So, now, let's withdraw na. So, jump task to MetaMask. Then, yung JMPT, i-swap natin into USDT na, guys. USDT na try natin para directly na. And then, again, as you can see, ang baba. Oh my God. So, ngayon kasi may... Oh, sayang, oh.
ay sorry, June na pala dapat nagbidre na pala tayo yung medyo mataas. So, bumaba siya. So, hinintay ko kasi syempre, JMPT is a crypto guy. So, sobrang bumaksa nga siya. So, hinintay ko kasi tumaas. But hindi na nga siya. Nasa 7 na yun eh. So, oh well. A few moments later. So, ayan guys, na-complete na. Okay na, di ba, na-pending siya. And then, ayan, dumating na siya. But kahit naka-pending doon, mabilis lang siya guys. Di ba, instant sa 3.1. So, meron lang siyang fee na 0.003. But it's okay guys. It's for free naman siya guys. Hindi nga lang siya pwedeng gawing main income nyo. But at least additional. Especially kung nagka-call center kayo or nag-work from home. So, pwede nyo naman siya isabay, diba? Okay na okay siya. So, sayang din siya, guys. And then, kung gusto nyo gumawa, madagdagan, so, make, offer walls, guys. And then, ngayon, USDT. Kasi from USDT, to-transfer natin yung USDT going to at our Binance. So, meron lang siyang, ayan, 5.3. Meron lang din siyang BNB na fee, guys. And nga lang. So, make it sure na meron kayong BNB. Kung wala kayong BNB, pwede naman JMPT going to BNB. I-deduct. Alam mo, i-deduct na lang siya ni MetaMask automatically. So, okay naman siya. And then, basta yung pag, from MetaMask to Binance, kailangan meron talaga kayong BNB. So, meron tayong 3.59. Hindi ko siya i-withdraw lahat. Dahil nga, so, pag-usubi dapat, ayoko nga siya i-withdraw ngayon. But, of course, dami kasi nag-request na gawin nga yung Binance to GCash as well. So, ngayon, tayo ay mag-withdraw na, guys. So, kailangan nyo dyan is your BSC, Binance Smart Chain, guys, na USDT na network, okay? So, yun ang kailangan nyo for the Binance. So, meron siya nun. So, yun ang kailangan nyo. So, yun yung kakopy nyo. And then, ipipaste nyo dito to send the tokens. And then, 5 lang kasi nga, of course, kailangan tayo magtira dahil of meron, nabawasan nyo ating BNB. And then, ang yun nga, may ginagawa kasi ako. I'm Tekken, guys. If you don't know that, you can check that out sa upper right corner of your screen. Kaya, dapat sa puso, hindi ko gagamitin yung USDT kasi nag-mine ako ng Ethereum at kailangan kasi may funds yung MetaMask for the USDT, guys. So, ayan. Mabilis lang naman to guys. So, wait na natin. So, just a few minutes or seconds lang siya. Ayan, send na. So, now, pumunta na tayo sa ating Binance. So, Binance to GCash. But, of course, kay Binance, hintay pa natin. Kailangan kasi ng confirmation. Yun nga, ang weird. But, ayun, kailangan na i-refresh. So, paminsan kasi matagal, paminsan mabilis. So, adyan na yung 5 USDT. But, of course, dadagdagan natin yung 5 USDT dahil baka mabilit lang yung mapapalitan natin. So, dadagdagan natin siya. Gagawin natin siya 1,000. Check ko muna. So, I'll be back kapag na-check ko na ang ating funding. A few moments later. So, ayan guys. So, 19. So, saktong 1,000. So, 52.80 plus. So, 1,000 yung ating papalit. So, ita-transfer lang natin from spot wallet to funding. Kasi sa funding, yung P2P, andun yung pag-sell ng crypto going to your specific fiat currency or your own currency, guys. So, tayo dahil peso. So, peso yung kailangan natin. So, here as you can see, ayun nga yung 1,000 yung nakita natin. Minimum of 1,000. So, i-click nyo lang siya kung magkano. And then, sell natin lahat para yun yung minimum. Kung yan, kung 1,000, 3,000. So, syempre magkahirap kayo kung magkano lang yung available ng inyong crypto. So, kung, dahil buti na lang may 1,000 na minimum, diba? Kung wala, mas mataas, mas mahirapan tayo, bababa pa tayo ng bababa. So, wait lang. Make sure na i-message nyo ang inyong the seller. Tama. So, ikaw kasi, ang message yung buyer kasi kayo mag-sell ng crypto. Tama. Kaya, message yung buyer and then make sure na ilagay nyo yung details. Pag nag-reply siya, it means, kadalas ako pag nag-reply sila. So, pag nag-reply siya, okay na okay. Pero kung hindi, basta wait nyo lang siya hanggang matapos. And then, ayan, dumating na. So, ayan, nag-notice na sa akin si GCash. So, ilalagay ko lang din siya sa gilid, guys. Sa inyong screen, ayan, dumating na 1,004.34 pesos. So, make sure din check nyo rin ko yung mga percentage nila. Kung 99 yan, mabilis lang din yan. 90 plus ang percentage. And then, of course, kailangan meron kayong verification lagi. Actually, dapat dalawa yan. Kaya, ewan ko, nag-ano na naman yung email ko. Supposed to be much better kung dalawa ang iyong verification para at least mas safe or mas secure ang inyong
wallet, guys. Para, you know, alam nyo na na scam tayo, guys. Kung hindi nyo na nalaman, diba, mahirap na. So, you can check that out sa upper right corner of your screen, yung Coinbirds ko, diba, na-hack. So, that's it, guys. So, make sure na mag-leave din kayo ng comments na okay na yun, yung transaction, diba, para at least the other seller na okay na okay. So, until next time, guys, update ko kayo again kay Honey Gain, guys. So, until next time, okay na okay. Paying pa rin si Honey Gain. Goodbye!